ito po yung aking kakosa. Hello! Boss. Ay, nagbiyahe talaga sila. Ganun sila ka-passionate. Nag-drive talaga sila ng 18 hours papuntang Nova Scotia para lang po ma-educate yung mga tao at para po malaman nila kung ano po yung magiging advantage nila kapag may alam sila. Diba? Iba ang may alam. Diba? Ito yung Durham Region Discovery Guide! Ito na po yung ating work permit! My name is Kenica! Hello, hello. Good morning, good morning. Hello po sa inyong lahat dyan. Then, ayan, nakapagkape na po tayo. Ganito po yung mukha natin sa ano. Mukha natin sa umaga. Ito yung nakapagtanggal ng ating full makeup pagabi kasi napagod na si Bading. But for today, bubuksan natin ngayon itong pinamigay sa atin na details or information ng Durham Tourism. Ayan, Durham Tourism. Oh my God! I was very happy and ano, full of, you know, excitement kahapon sa mga ginawa nating mga activities. Pero, for this time, sana napanood niyo yung ating vlog, ating previous vlog regarding North Durham na experience natin para malaman niyo po kung saan po pwede pumunta kapag gusto niyo pong may mga panahon po kayong gustong gumala kasama yung pamilya ninyo or kasama yung mga kaibigan ninyo. Parang yung mga, ano lang, may mga magagandang bagay or lugar na pwede nyo pong puntahan outside of Toronto and GTA na hindi masyadong malayo, hindi masyadong mahal, and full of adventure. Ganon, parang mas mainam po yung ating, palawak po yung ating idea about how beautiful Ontario, Canada is, especially yung Durham region. So, ngayon, check muna tayo. Dito kasi ako nakatutulog sa basement. Ayan. Ito yung room namin. Ayan. Tapos, yes ko. Kailangan ko nakaisin yung aking kupo kasi, oh, wala na akong, wala na dito. So, wala na din dito. Ayan! Ito yung ating main door entrance. Nanonood kasi sila ng movie. Ito po yung aking kakosa. Hello! Boss. Ay, kumakain siya. Sila po yung makakasama ko sa bahay. Nanonood sila ng movie. Wait lang ha? Ayan, ito pa yung labas natin sa backyard. So, dahil po tayo papunta kasi nanonood sila ng movie. Sila, si kila Kuya JD, tsaka si JR yung roommate ko po sa baba. Ayan. Ngayon, ito yung ating backyard. Oh, di ba? Maganda. Nandiyan may pa-barbecue. Kasi sila Kuya JD tsaka si JR. Galingan sila nag-ano. Si Kuya JD from Cebu. Yung landlord ko po. Tapos lang. And, tapos si JR po is from Isabela. Kapatid po siya ni Marvin na close friend ko din po dito. And then galing sila ng ano, Nova Scotia nagbiyahe. Nag-drive lang sila. Kasi nga, ang tawag doon, siyempre naggawa ng mga presentation para sa ating insurance business kasi dito sa Canada it's very very important, no,
hindi kasi ganun kalawak at kadami pa yung mga na-expose or nabigyan ng tamang education and information about insurance, about life insurance, universal life insurance, mga term, ganun-ganun. So, mas mainam na mas maraming tao po yung pwede nating ma-educate regarding that para mas malaman po nila at makapagplano po sila na maigi para sa kanilang mga buhay. Kasi di ba hindi natin alam yung mga mangyayari in the future. Kaya yun, nagbiyahe talaga sila. Ganun sila ka-passionate. Nag-drive talaga sila ng 18 hours papuntang Nova Scotia para lang po ma-educate yung mga tao at para po malaman nila kung ano po yung magiging advantage nila kapag may alam sila. Di ba? Iba ang may alam, di ba? Kaya ganun, importante-importante po yan para sa ating mga plano sa buhay. Ganun. So dito lang tayo sa labas. I-arrange ko muna yung ating camera, ha? Saglit lang. Medyo maingay-ingay siya dito. Ganun. Medyo maingay nga lang siya kasi ang tawag nito. Malapit kita tayo sa highway. Ito, crossing yan dyan sa corner lot kasi yung bahay nila Ate Leia. Tapos, intersection siya ba? Tapos, highway na kaagad yung sa gilid. So, maraming mabilis mag-drive. Ganun-ganun. Kaya maingay. But anyway, ito na kayo binigay sa atin. Ito, information lang to siya. Try natin, ha? Ito yung Durham Region Discovery Guide! Amazing! Can't wait na basahin ito at para marami tayong malaman about Durham. Oh my God, ang ganda-ganda, oh! Imagine! Ang dami-dami talaga ang pwedeng puntahan at ma-enjoy! Kasi diba, kung sa Pilipinas na-divide tayo ng region, Region 1, Region 2, tapos ng region may mga provinces, dito naman ang Canada na-divide ng mga provinces. So, Ontario Province, British Columbia Province, Saskatchewan, Nova Scotia, ganun ang mga province dito. Tapos, sa mga province naman, na-divide siya ng mga region. So, parang kabaliktaran sa atin. Mas malaki yung province kaysa region. Kaya ito, I'm gonna read this sa mamaya para mas ma-enhance po yung ating knowledge regarding sa mga pangyayari o kung anumang meron sa Durham region. Malapit lang to, katabi lang to ng Toronto, ng GTA. So, hindi siya masyadong malayo. Next. So, we have... Ito yung mga ano nila. May itatawag silang a country path. Tapos, ito naman, side roads of Scugog. Ito yung mga parang ano nila, parang mga tatahakin mong daan para ma-explore mo yung iba't ibang parte. It's summertime, so it's about time for other people around the area to enjoy and discover. Hindi lang puro Toronto, di ba? Kasi there's a lot of things and places, things to visit and things to do and places to discover, di ba? Activities and attractions. Ito naman yung guide, interactive guide ng Lavender Blue, yung farm na very, very sustainable and environment focused. Tapos, nabasa ko pa doon sa ano nila, parang may ano sila. Kung nakita nyo po yung ating previous vlog, doon po may ano sila, may certified talaga siya na green, parang green farming, ganun. And, ang cute naman! Mayroon tayong pins from Durham region. Ayan, oh. Oh, apple picking and music. Oh my God, it's so nice. Ito naman siya. Ito yung ating naging agenda ng ating tour for Toronto Bloggers Collective. Ah! And then, ito po sa town trolley yung sinakyan natin. So, hindi po kailangan may sasakyan kayo para makavisit po sa other parts of Ontario. Pero, syempre, mahirap pag wala kung sasakyan. But then again, there are existing tours na pwede nyo pong i-avail. So, ito pa yung town trolley, yung sinakyan natin. Ngayon ito siya, oh, parang San Francisco style na trolley siya. Ang ganda-ganda niya po, in all fairness, no? Very ano siya, very, very, maganda siya sakyan. Tapos, parang cool, hippie, parang ganun ba?
Kasi di ba, it's not a typical type of bus or something na sinasakyan natin. So, this could enhance po your experience with regards to malaking grupo or family or ganon para po makabisit kayo sa other places like this, no? So, amazing time siya. Tapos, meron na silang theater, live theater on the ridge. Parang ganito, oh. Kasi di ba, they're very, very passionate when it comes to arts and crafts. So, may mga schedule sila. Doesn't happen all the time. Pero may mga schedule sila para makakita ka ng live. Live talaga na theater, ha? Hindi yung sa ano. Live talaga to. Tapos parang outdoor style siya. So parang chill time. Parang something to experience man lang kahit once in our lives. And then Clarington, they gave us this beautiful postcard. Clarington Tourism. Aww. Tyrone Mills, yung pinuntahan namin, ano, yung pinaka last ating pinuntahan na one of the oldest mills, yung nag-ano ng puputol ng mga ano ba, parang kahoy, lumber, ganun, pinuputol from papaputol sa bukid. So yeah, it's a mini mill para gawing part ng bahay, mga ganun, bakpa. And then, they gave me a notebook. Central Counties Tourism. Oh, nice. May ballpen pa siya, oh. O, diba? Tapos, syempre, may mga ano pa sila. May mga, yung mga bags. Ito, mga eco bag, a country pack. Humingi lang ako hapon kasi for my, ano. Tapos, ito pa yung mga tips on social media promotion. Tapos, ito yung list tail loop. Kasi diba, marami siyang mga brands na ginawa. Kasi itong pinuntahan namin, parang yung mga small businesses po yung nag-maintain ng mga roads. So, itong yung mga daan dito, ginagamit siya para po mapuntahan nyo po ito mga small businesses and other businesses po around the area na pwede nyo pong i-explore. So this is something that's really, really very, very, ano siya, very exciting. Kasi ito din, binigay silang pen. Hola! Central centralcounties.ca, diba? Grabe yung kanilang branding and promotion. Wala na. Ano lang, may nata-receive ako from... Ito yung nasipin din from Canada. Dala po ito ng Immigration, Refugees, and Citizenship ka, IRCC Canada from Jasper Avenue, Edmonton. Edmonton, Alberta. Dala po yung ating work permit! Ito po yung ating work permit, open work permit, valid until 2026. August to 2026. Ayaw kumain.
Dami-dami kasi ating mga pinagdaanan, tes, kaya that's why hindi tayo nakapag-update ang ating mga vlogs for the past siguro 3-4 months, even 5 months. Yun. Kasi nga, sa mga gaitong challenges. Pangyayari sa pamilya, pangyayari sa aking sarili, kaya duman po tayo ng depression. I'm gonna, sasabihin ko siya sa ibang vlog natin, ha? Explain ko siya ng maayos. So this is just not the right time. So hindi pa tayo masyadong ready. So ano, ongoing pa po yung ating pagte-therapy para sa ating mental health. Kung sa inyo dyan na may mga pinagdadaanan, dapat niyo pong isipin that gano'n po ka-importante yung ating mental health. I hope I'll have the chance or magkaroon po ako ng courage to share it to you para po may malaman, may ma-share lang akong idea about other things na kasi sa atin hindi natin binibigyan ng pansin. Pero, yun nga, hindi natin binibigyan ng pansin hanggang sa it's too late na. Yun siya. Bigat sa dibdib. I'm gonna talk about it soon. Mag-arrange muna tayo. And then, yun. Check out anong pwede natin gawin. Okay? See you in a bit, guys. Hello, hello. Ayan. So, tatay sa ating... Hello. Hello. How are you? Good, how are you? Ayan, so pupunta tayo sa ano, sa bank kasi kailangan natin mag-open ng account. And then, yun siya. Natawa ako sa buhok po kasi first time ko siyang hinati ng ganito. Pero medyo kere-kering naman siya. So, wala din kasi tayong ligo. Mabilis lang naman kasi sa bank. So, tapusin lang muna natin to para alam niyo na, tuloy-tuloy ang ating mga ano, pinagagawa. And then, after nito, uwi naman tayo parang pahinga. Then, apply online sa mga trabaho na meron. Ganon. So, nahihilo ako. So, patuloy muna tayo sa ating biyahe, ha? I'll see you in a bit. Ayan, tapos na tayo sa TD Bank, pero ang init-init kasi. Oh my God! Ano na to? Nakadula tayo. Pasa tayo sa mall. Kasi nasa labas kasi ng mall yung bank. So, medyo, ano siya, challenging. And then, yan, talk to you in a bit lang kasi it's very mainit talaga. Yan. Ayan, nandito na tayo sa mall. Gusto kong init-init. Tapos, nag-order ko sa Starbucks ng itong order namin. Ito yung order namin ni Sophia na hindi siya masyadong marami yung calories niya. I think sa 30 calories lang to. Pero matamis at matapang pa din. Kaya pa din kaming ipaglaban. Kakain muna tayo. Kain. Magre-relax muna tayo dito saglit. Magpapalamig. Tatapusin ang ating kape. And then we'll go back home na. Okay? Nandito tayo sa bahay. Tapos, nahilo ko kakalakad. Nag-boots kasi tayo. Tapos, nalakad kasi malaki din yung mall and all. So, ayan. Ginatom si Badeng. Kain muna tayo. Ito yung niluto ni Mama na pork. Ito na ba siya? So, pork, ano siya? Sabaw siya ng pork. Tapos, may sardinas sa gilid. So, sarap-sarap ng sardinas. Sirang diet natin ito. Pero 1 meal na din na naman kasi tayo. So, ito na yung 1 meal natin. Kain tayo! Hindi po madali ang aking mga pinagdaanan. Sabay po ng problema na aking tinatahak dahil sa aking sitwasyon ay ang pabago-bagong desisyon at polisiya ng gobyerno.
Ang dami-dami ko pong gustong ibahagi sa inyo. Pero wala po akong lakas ng loob para po sabihin ang mga nangyaring kaganapan ng buong buo dito sa aking puso. Alam ko po na hindi lang po ako ang dumaraan sa ganitong problema. Ang dami-daming mga Pinoy na nababasa ko sa mga social media na naghihirap din dahil sa mga pabago-bagong sitwasyon. Ibabahagi ko po sa susunod na vlog ang mga pangyayari para mas maintindihan niyo po kung ano yung mga kaganapan dito sa Canada at sa ating buhay. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta. Hanggang sa muli! Ito po si Kenica. Manatili po tayong malusog at masaya. At patuloy po tayong mangarap!